Ayan, okay. So once again, good afternoon po sa lahat ng attendees natin for our orientation seminar, no, for the February 2025 Master Plumber Licensure Examination. Okay, so kasama na rin natin for this afternoon yung ating team, no, of the instructors sa Accelerate Review Center. So kasama po sa Zoom natin today si Sir Engineer Kim, si Engineer Ace, and si Engineer Alain, no? Yeah, so makikita nyo po sila later, no? Throughout tong ating orientation seminar. Okay, so kita po ba yung screen natin? Ayan, no? So, provide po tayo ng ano slide share, so pa-confirm lang po if visible sa lahat po before we proceed. Okay. Okay, so okay naman. So let's start, no? So how do we ace the Master Plumber Board exam? So this coming February 2025, I think yung iba sa mga kasama natin dito sa Zoom is nakapag-enroll na, no, sa Accelerate Review Center, or yung iba naman po is still looking out for a review center para sa kanilang review, no, review course for the February board exam. So we still have ample time naman. So the start of the classes for the Accelerate review and refresher program naman po is October 27 pa, no? So this last week of October. So in case meron pa tayong mga kasama sa Zoom, no, na hindi pa enrolled or would like to take the opportunity na mag-exam, no, this February. So pwede na kayong mag-enroll pa, no, or humabol sa promo natin, no? May ongoing promo pa tayo for the full package. Okay? Okay, so Accelerate Review Center, no? Or based sa ating recent lang, no, na mga documentation and application natin sa PRC, no? We are Accelerate Training and Consulting Co., SEC company, registered company. So our company is providing or also will be providing, no, professional development review programs, no, and also upcoming CBT trainings, especially doon sa mga past students natin na already registered master plumbers. And also we provide consulting services in the field of engineering design and implementation works. So for this orientation seminar and also throughout the review natin for the Master Plumber Board Exam, makakasama po natin si Engineer Kim Aldrin Mejia, first placer of July 2017 Master Plumber Licensure Examination. So kasama po natin sa Zoom today si Engineer Ace Roldan Ligardo, first placer of the July 2023 Master Plumber Licensure Examination. No, so last year lang po na July, ating top one. And yours truly, Engineer Alvin Tusi, third placer of the February 2017 Master Plumber Licensure Exam. Also, Architect Ken Nelson Rabe, sixth placer of the July, oh, sorry, this is July 2022, no, MPLE. And si Engineer Alain De Guzman, no, our recent top notcher just this July, no, batch July 2024. So a few months ago pa lang, no? So we are very fortunate na makasama natin si Engineer Alain De Guzman for this batch. Okay, so Accelerate Review. So our prior sessions, no? So we already started teaching and mentoring yung mga aspiring master plumbers since 2018, no? So February 2018, yung mga mentors natin is already mentoring, no, mga aspiring master plumbers
So may nagkakaroon kami before ng in-house ng mga coaching sessions, classroom sessions, no? This time nung pandemic, no, before pandemic pa, no, last batch nung face to face, and mga private coaching, no, group coaching. So before kasi, no, prior nung pandemic, minsan nagkakaroon tayo ng mga small group o yung mga nearby na mga students natin. So nag-invite sila for private or small group na sessions, no. So yung ating first stop na chair, na na-mentor noong July 2018 si Engineer Jim De Rojas. So siya po ay isang mechanical engineer. So ang comment po niya is, honestly, my first thought is only to pass and get my second professional license. Aside from being a mechanical engineer, but having been mentored by Engineer Aljin and Engineer Alvin, I was able to land top 3 of the July 2018 MPLE. No? So kaya po napaka humble and napakagaling na students natin before. So sa pre-board exams pa lang, nag-ace na, no? So nag-excel na sila and up until sa board exam. Ay, si Engineer Ligardo, no, yung ating top 1 ng July 2023. So the passing rate was 80.95% during that time. Yeah, so I think si Engineer Ace na mag-share sa inyo, no, kanyang mga comments and other inputs later on, no. So makasama natin siya. Okay, so ayan. So kasama ng accelerate team din po natin yung ating mga top notchers. So noong July 2022 si Engineer Omandal. So nakasama natin dito sa Manila. So si Architect Ken, yung atin ding top notcher that time was in Cebu, so hindi natin siya na-meet. So ayan, no. So July 2023 si Engineer Ace, no. So nagkaroon din tayo ng chance na ma-meet siya. Okay, and just recently this July, no, yung huling oath taking po natin si Engineer De Guzman, no, Engineer Alain. So for the top notchers natin, we also provide some incentives, no, pag nagpe-place po sila sa board exam. So we also have yung mga review references natin for the examination. So we have yung Master Plumbing reference book. So we are already at the third edition. This is available at Shopee. So you can check the link po sa aming FB page. So ito po, umabot na kami ng third edition and up until now, nakareceive tayo ng feedbacks na talaga nakatulong itong book natin to supplement yung kanilang review for the board examination. So this contains mga discussions of all the subject contents of the board exam as well as practice problems, no. Okay, si yung atin ding another top notcher noong July 2019, the following year, ni Engineer De Rojas. Okay, so with regards sa ating book, nabanggit niya po na this is a highly recommended book. Discussions are being simplified, which makes the topics and problems problem solving easier to understand. This book is a good start for anyone who plans to take the board exam but has no or little experience in the plumbing field. So kudos to the authors. So we also provided dun sa ating libro, no, even though yung mga bago lang, no, sa field of plumbing, is maintindihan talaga nila yung basic concepts, no. Okay, so this is for the February 2025 Master Plumbing exam, no. So I think hindi pa naman yata ongoing yung ano, no, yung application or registration. So just to take note, pag nag-apply na po kayo sa PRC, we can check dun sa calendar, no, sa website ni PRC yung mga dates, no, kung kailan po tayo mag-a-apply, yung start and deadline, no. So kailangan po natin siyang i-take note when filing yung ating application sa PRC. Okay, so the basic requirements include NSO and or PSA na, no, PSA birth certificate,
PSA Marriage Certificate for Married Female Applicants, yung ating pong TOR, Transcript of Records with Scanned Picture and Remarks for Board Exam Purposes. Yung payment natin or yung application fee. And for BS in Architecture, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Mining Engineering, so yung TOR. And also yung mga said courses, no, pwede agad mag-take ng exam. So hindi pa hinihingan nung 5 years of related experience, no, using yung PRC form number 104. For non-degree holders, high school diploma and or TOR, notarized certificate of experience for 5 years signed by registered master plumber whose date of registration is prior to the date of employment. So ito po, no, for yung mga high school graduates natin and yung mga practitioners na hindi po graduate ng above mentioned ng mga courses, you can still take the board exam as long as meron po kayo nung certificate of experience, no, na nakalagay po doon na meron kayong at least 5 years of related experience to master plumbing. So ang magpipirma po nito is yung registered master plumber na yung date of registration po niya is ahead doon sa inyong mga experience, no. So meron po tayong mga students before or mga na enrollees na nagpapapirma po sa atin ng COE form, no, yung certificate of experience form. So we also cater those instances. So as long as mapakita po sa amin yung certificate of employment for at least 5 years na meron pong related to plumbing yung inyong scope of work. So pwede po kami mag-provide sa inyo nito. So this is for high school graduates, yung mga practitioners natin, electrical engineers also. So ayan, nagpapapirma din po sila nito because this is required ni PRC. Okay, so and lastly, so ito yung certificate of employment or service records of BSEE graduates. So ayan, included yun, no, yung BSEE graduates, mga high school practitioners natin, high school graduates. So same po ng requirement yun. Okay, so kung may question po, no, please wag po mahiya magtanong sa chat box natin. Okay, so may question lang tayo from Sir regarding sa TOR. Need po ba mag-pass kahit license? Yes, sir. Opo, kailangan pa rin po yun. Now, yung TOR natin is basic requirement po siya. Okay, so yung ano lang naman yun. Kahit hindi original copy yung dala nyo, pero dala nyo siya. Ay, yung isasabihin nyo, pero dala nyo siya para ma-verify ni PRC. NBI, wala pa naman po, no? So, NBI. Okay, sa special order or TOR. Normally po, basta yung transcript of records TOR na kinukuha nyo, no, sa mga schools nyo is already valid po, no? Na naka-indicate doon minsan yung purpose is for, pagka kasi kumukuha kayo, yung purpose is for board examination purposes. So, yun lang po siya. Okay, ayan, na-respond din ni Sir Engineer Kim, no, yung queries natin, no. Okay, so for the review and refresher program po ni Accelerate Review Center for this coming February 2025, ang inclusion po natin diyan is yung hard copy of the updated lectures and modules. So currently this week we already started shipping out yung hard copy ng handouts. So hindi lang po online ang inyong marireceive from Accelerate, you also receive yung hard copies ng mga handouts po natin. So we have 3 books. Isa po itong Master Plumbing Reference Book. And then yung 2 other books natin is yung for the review and refresher program. So ibibigay po namin sa inyo yung copies through yung courier natin, LBC. Okay, so you'll also receive 64 total hours of the review course and 48 total hours of the refresher course.
So normally yung refresher course naman po natin is nag-start siya ng January. Okay. Access to recorded videos. Okay, so magkakaroon din po kayo ng access in case na hindi po kayo maka-attend ng isang Sunday because ang schedule po natin is every Sunday. Hindi kayo maka-attend, so pwede po kayong makapanood uli nung naging live session nung last schedule, no, last Sunday. Series of review modules, practice problems, weekly mastery quizzes, pre-board exam. So weekly, meron po kayo mga mastery quizzes and also may pre-board exam po tayo. For the review course, we have one pre-board and refresher course, another pre-board exam po siya. And also final coaching. No, kasama po natin lagi dyan yung mga recent top notchers. Ayan, no? So I think in-offer pa rin, no? Currently yung ating promo for the full package. And for the refresher program naman, if you're going to avail, no? Sa mga kasama natin dito, only yung refresher. So ang inclusions naman niya is 48 total hours of refresher course. And still, meron kayong hard copy, no? Yung one book nung refresher book natin. Access to recorded videos, review modules, practice problems, and yung pre-board exam po natin. Then final coaching also. Okay, so the schedule will be starting October 27 as the start of the review. So this is the last week of October. Okay, so review course until December, second week of December, ang yung review program natin, no? So this will be intensive, including dito yung discussions, mga core topics of the examinations. And yung refresher course naman natin will start January 5 until the ano na to, no? Final coaching natin, no, to be announced. So continuous naman yung ating mga private group chats diyan until the board examination. So laging tuloy-tuloy yung communication natin, no, doon sa ating mga private GCs, no. Kung magkakaroon po kayo ng question, so continuous interaction lang with the mentors na kasama natin. So laging pwede kayo magtanong, no, sa mga mentors po natin. So napaka-approachable po ng mga kasama natin na mentors. Okay, so next speakers natin si Engineer Ace and Engineer Alain. So before we proceed, no, any question po, so we can clarify things, no? Baka mayroon po kayong mga tanong na gustong linawin. Okay, so dun sa third edition natin, may additional tayo na topic and also additional questions po. Nadagdagan po yung ating mga questions doon. Okay. Sedula. My question is Sir Jolo. So, sedula. I think dito sa ano, hindi naman pina-require, no? I-clarify din natin kay Sir Alain, no? Tsaka Sir Ace. Pero, before, hindi naman siya na-require, sir. Okay. So, Sir Ace, and tsaka, sir? Yes, sir. Okay, so ayan. So kasama na natin ngayon si Engineer Ace Roldan. Okay, so I'll be giving the floor to Engineer Ace Roldan. If you're magkakaroon kayo ng question, no, you'll be having any question, please post lang dito sa chat box natin so we can reply also, no, sa chat box. Okay, so thank you very much and the floor is yours, sir, Engineer Ace Roldan. So thank you po. Thank you, Sir Alvin. Good afternoon sa lahat. And I hope lahat tayo okay lang ngayong, ano, ngayong afternoon. And i-share ko lang po yung screen ko.
So pasensya na po kayo sa ano background noises kasi nasa probinsya ako and maulan, then meron din po kasi kaming aso. So ano niyo na lang, i-neglect niyo na lang yung ano, yung background noises. So, ayan ulit, ipakilala ko lang uli ang sarili ko. Ako nga po pala si Ace Roldan M. Ligardo, and electrical engineer na nag-take ng registered master plumber licensure examination, and pinala din na nakapasa. And ngayon, I will share to you ano, yung experience ko on how to ace the RMP licensure examination. Double check ko lang kung naririnig po ako ng lahat. So, kung naririnig po ako ng ano, ng lahat, mag-start na po ako. So, how to ace the Master Plumber Licensure Examination, and this is from my own experience. Wait lang. So, di bale, ito po yung aking overview and general experience on taking the MPLE July 2023. So wag niyo na lang pong intindihin yung 2024. So the topics that I will discuss is first, yung preparation before the review. Ano yung gagawin nyo before mag-start yung review? And number two, habits and hardship during the review. Ano ba yung mga nangyayari sa atin during the review and paano natin malalampasan yung mga ano, yung mga hardship during the learning phase for the board exam. And number three, taking the February 2025 MPLE, so Master Plumber Licensure Examination. And ito na yung during the exam, ano yung mga gagawin natin and ano yung mga dapat na hindi natin gawin during ano, during the Master Plumber Licensure Examination. So for number one, preparation before the review. So, sa preparation during the review, unang-una kong ginawa, based from my own experience, is nag-establish ako ng solid purpose. Bakit ako magte-take ng board exam? So, for me, my reason ang kung bakit ako nag-take ng board exam is kasi yung license ng master plumber. Kasi sa work namin, medyo palagi kaming may kasamang ano, may kasamang mga plumbing works and para medyo curious din kasi ako sa profession ng ano, ng master plumber, kaya parang sabi ko, gusto ko mag-take nito. And nakita ko na ang advantage pala ng pagiging master plumber is nakakapag-sign and seal sila ng plan, unlike sa tulad namin, mga electrical engineer and master electrician, hindi kami pwedeng mag-sign and seal ng plan. And syempre, isa sa pinaka purpose ko rin is ang plumbing kasi is necessity, and malaki yung pakinabang niya kapag na-master and natutunan mo siya. So ayun, habang nagwo-work, nagtry akong magtingin-tingin kung anong ginagawa nila sa plumbing. Though hindi ko siya naiintindihan according sa mga libro, yung mga standard, pero at least sa actual,
medyo alam ko kung ano yung gagawin nila. So, yung pag-take ng board exam is my way para mas lalong ma-master yung trade ng master plumbing. So, yun, sa tingin ko, sapat na yun na reason para mag-take ng board exam. So, kayo, kung ano man yung purpose nyo, kung bakit kayo mag-take ng exam, just hold on to it. Kasi, during the review phase, syempre yung iba dito may stress kasi maraming i-memorize, but hold but babalik lang naman kayo para magpatuloy kayo, kailangan nyo lang bumalik sa purpose nyo kung bakit kayo nag board exam. So isa yun sa ano, isa yun sa ginawa kong preparation. So para kapag medyo umaayaw na ako, bakit ba ako nagte-take ng ano, bakit ba ako nagte-take ng Master Plumber exam. So ayan, and the next, isa sa mga ginawa ko before taking the review, nag-consult and nagpa-approve muna ako sa aking mga ano, sa aking mga parents, loved ones, workmates and friends. Syempre kasi ang board exam is hindi siya basta-basta, it needs a lot of time para makasabay sa review, para makasabay sa kapwa mo nagre-review, and para pumasa sa mga test. Kailangan mo magpaalam and mag-consult sa ano, sa syempre sa parents, magpapaalam ma pa ganito, during the review phase hindi mo na ako makakasama sa mga ganitong lakad. And syempre kung meron kayong boyfriend, girlfriend, asawa, syempre magpaalam din kasi minsan sa sobrang busy sa review, hindi na rin tayo nagkakaroon ng time para sa ating loved ones. And syempre sa workmates, kasi yung iba, mas okay na alam nila na magtitake ko ng board exam para medyo mag-adjust sila sa schedule o kaya sa workload. Yung iba, syempre maintindihan ka naman na ay si Ace magtitake ng board exam, wag ko na muna ano, hindi na muna ako, wala na muna ako masyadong iutos dito. So, yun, isa yun. So, mas okay na nakakapag-alam paalam tayo sa ano, sa mga tao sa paligid natin, lalo na dun sa mga importanteng tao sa paligid natin. And syempre pangatlo, for the preparation for the board exam, syempre hindi tayo magte-take ng walang budget. Unang-una for the review materials, syempre marami tayong kailangang aralin. And based from my experience, mahirap na board exam si Master Plumber. Sobrang dami ng reference para lang maipasa siya. So hindi siya yung kapag trip mo lang na i-take yung exam, papasa ka agad. Hindi pala ganun. So, mahirap na board exam si MPLE. Pero nandito naman kaming mga instructor nyo para i-guide kayo kung ano yung mga kailangan nyong i-review, ano yung mga materials na kailangan nyong gamitin para sa ano, para sa ating review. So, syempre, budgeting para din sa review center. And I hope lahat naman na kayo merong nakapag, ano na, nakapag-enrolled na and nakapag-down payment na. And syempre, isa sa mga kailangan natin pagkagastusan is the PRC requirements. And yan, brain supplements, dun sa mga medyo matatanda na. Kasi last, di ba nung nag-take ako ng board exam, 5 years na rin akong hindi nag-aaral. So nag-take ako ng brain supplements para makasabay sa mga mas bata sa akin. And syempre yan, coffee. Kasi pampagising habang nagre-review kasi minsan paulit-ulit ka na dun sa isang paragraph mong binabasa, hindi nagsisink in, walang nagsisink in. So kailangan ng coffee para sa attention, para yung attention mo mas malinaw. And then before ako nag-review, so talagang before the review proper, kayo ang schedule nyo is October 27 yung start. So, before the review ay nagkaroon na rin ako ng advanced studies. Ang ginawa ko, yung plumbing, design and estimate, binasa ko na siya, pero ang inuna ko is yung RNPCP. So, binasa ko na yung buong librong yon, mga isang buwan yung na-take ko bago mabasa yung lahat, pero nahirapan ako dahil masyadong boring basahin si RNPCP kasi hindi ko siya nagigets kasi nga puro standards. So I advise na unahin yung basahin si Plumbing Design and Estimate ni Max Fajardo kasi medyo kahit wala kayong experience masyado sa plumbing is meron siyang mga image, mga picture na nag-explain nung mga topics.
So I advise na hangga't meron kayong bakanteng oras, mag-advance study na plumbing design and estimate, Max Fardo, and the most importantly na medyo maisang pasadahan natin is the revised National Plumbing Code dahil marami kayong imememorize na tables. So yun lang po, and halimbawa wala kayong copies nito, pwede naman kami mag-send sa group chat after this session. Mag-submit na lang ako ng soft copy nitong dalawang libro to para yung iba makapagbasa-basa na in advance. Kasi may purpose kung bakit ang tawag sa review is review. Hindi dapat siya first time mo lang makita. So halimbawa may topic na dinidiscuss, ngayon nyo pa lang nakita, ano yon, parang learning stage pa lang yon. So review, at least meron kayong idea kung ano yung topics na tinuturo. So isa yon sa pinaka dahilan kung bakit ako nakahabol sa mga ano, sa ibang mga estudyante, kasi nagkaroon ako ng advanced studies. So yun yung preparation ko before the review. And the next topic, the second one, is the habits and hardship during the review. So syempre, hindi maiwasan yung challenges kapag nagre-review na tayo. Yung iba nga dito, habang nagre-review, medyo na-stress, napapabayaan na yung sarili. Kasi, medyo malaki-laking brain power ang kailangan mo para makapag-memorize. And hindi lahat kasi ng tao magaling mag-memorize and mag-familiarize. So, isa sa mga habits ko during the review is the word tabula rasa is the blank tablet by John Locke. Kasi pag may nagtuturo, siniset aside ko na muna yung lahat kong natutunan. Kumbaga parang blanco akong tablet. And hinahayaan ko yung mga instructor ko na mag-impart ng knowledge. Kasi minsan, ito yung nangyayari sa mga meron ng alam. Minsan nagiging ma-pride, hindi na nakikinig. So ang nangyayari, nahihirapan silang i-gain yung knowledge. Siyempre, dahil yun minsan sa pride, ay alam ko na to, hindi na ako makikinig. So yun, mas okay na iset aside na muna natin yung nalalaman natin and makinig na lang muna sa instructor para hindi mahirap yung learning. So isa yun sa palagi kong ginagawa is ginagawa kong blank muna yung isip ko and makikinig. So kung may insights man ako, after na lang, dinidiscuss ko na sa sir, ganito kasi yung sa iba, ganun yung answer nila, paano po yung ganito. So tinitingnan ko din yung ano niya, kasi malay mo, yung prior knowledge mo is mali, yung sa professor mo pala yung tama. So ano lang naman yan, minsan sila naman yung mali, ikaw yung tama. So ano lang, dapat mutual lang din yung learning. So, number two is ito yung habits ko sa memorization and familiarization technique. Isa sa pinakamahirap na subject for the board exam is the plumbing arithmetic. Lalo na dun sa mga 5 years nang hindi nag-aaral ng math. So, kasi nung nakapasa ako nung RE and RME, medyo na stagnant na rin ako sa pag-aaral. So, nanibago ako nung pagbalik ko sa review for the Master Plumber exam. And siguro karamihan naman ng estudyante na nag-take, isa ito sa pinakamahirap na subject dahil masyadong time constrained. So binigyan ko siya ng special attention. Yung lahat ng formulas na nabanggit ng professor is nilalagay ko sa index card. And lahat ng mga terms, kasi meron ding objective si math, nilalagay ko rin sa index card. So pagkatapos ng yung review, nung before the exam ng plumbing arithmetic, dahil lahat naka-index card yung formulas, inisa-isa ko siya bago ako mag-exam, bago ko umalis sa hotel para mag-exam. So nireview ko siya, and ayun, effective naman, kasi kahit wala na akong experience masyado sa math sa plumbing arithmetic, and na supplyan naman ng nung index card yung mga formula sa utak ko. So, ito, letter B, my memorization and familiarization technique is, ang pinaka-importante sa akin is letter B, kasi ang plumbing exam is objectives. So, kapag halimbawa nag-answer ako ng modules 1 to 100, minimum ko ang 3 runs of reading. So, unang
unang ano ko, unang pasada ko ng pagbabasa is dapat hinahayaan ko lang na magkamali ako ng magkamali. So, unang pasada ng 1 to 100 questions. Hinahayaan kong magkamali ako, chine-check ko lang yung prior knowledge ko. And then after magbasa noon, i-double check ko yung kung saan ako nagkamali and i-research ko kung bakit ako nagkamali. Then yung next na ano, next na pasada ng mga modules is i-check ko na kung natuto ba ako o hindi. So bago ako lumipat ng ibang topic, dapat naka 98% na tama ako, 97 to 98%. So bago ko iwanan yung isang module, para ang ano kasi noon, minsan may mga questionnaires tayong isang beses mo na lang mababalikan, pero at least na-master mo siya dahil doon sa 3 rounds of reading. So yung una, answer, pangalawa, review and research, and yung pangatlong reading mo is the mastery. So minsan kapag nakaka 95 lang ako, binalikan ko yung isang topic pagkatapos naka 95 lang ako sa 1 to 100. So may fourth reading pa ako. So ano na yon, para pag iniwan ko yung topic na yon, master ko na siya, kahit hindi ko nabalikan, na master ko na siya. So yun yung isa sa mga secret ko rin kung bakit parang at least medyo successful yung review. And letter C is the keywords. Usually yung mga shortcut na terms, yun po yung mas minememorize ko, kasi syempre sa sobrang dami na nang binabasa, napupuna na yung utak natin ng knowledge. And kapag medyo napupuno na yung utak natin ng knowledge, medyo mahirap nang mag-store uli ng new knowledge. So, mas okay na ano, yung mga words, terms is maiksi lang sa utak natin. So, meron naman dyan mga mnemonics na ibibigay ang ating mga ano, mga instructor para mas mapabilis yung pag-memorize. Kasi, yun talaga yung ano ng Master Plumber is the memorization. Lalo na yung RNPCP 1999, yung Revised National Plumbing Code of the Philippines, marami tayong imememorize na table para ano, para maipasa yung exam. And then letter D, yung arrangement ng table saka symbol. Ito kasing RNPCP is medyo hindi maayos ang pagkaka-arrange ng tables. Mas maganda kung ayusin nyo yung table, lalo na yung DFU, WSFU, yung drainage fixture unit, pagkatapos yung water fixture. Yun, unit. Kailangan yung i-arrange yun para mas mabilis i-memorize. And yun, huwag kayong mahihiyang may yung kwarto nyo, marami nang nakadikit na tables, kasi during the board exam, mapapakinabangan nyo yung ano, mapapakinabangan nyo yung lahat ng ano nyo, lahat ng in-arrange yung words and yung mga tables na inayos nyo yung arrangement. So, yun yung ano, yun yung ginawa kong habits and yun yung mga na-experience kong hardship. So, kumbaga, ang pinaka-hardship sa akin is yung memorization and napunan ko siya nang dahil dito sa mga habits na to. So, siyempre, isa sa mga habit ko dati, kapag nagte-take ng review is the study break, kasi hindi kaya minsan ng dere-derecho. Minsan, 3 hours ka ng dere-derecho nag-aaral, yung remaining 4 hours is useless na kasi gamit na yung utak. So, minsan, medyo nauna lang dito yung play games, pero ang pinaka ano ko talaga is the sleep. Minsan nga kahit bagong kape, nakakatulog na ako kasi sa sobrang pagod na ng utak. So, ano naman siya? Effective naman siya kasi parang nare-reset yung ano mo, yung interest mo. Minsan nga napapanaginipan mo na yung ano, yung mga questions sa review. And minsan ang ginagawa ko is play games. So, ang hindi ko lang talaga ginagawa is ano, ang manood ng movies and series. Kasi yung games parang nakakapag-stimulate lang siya ng ano, ng brain. Hindi siya nakaka hindi niya na-fill up yung brain, stimulate lang. Pero yung manood kasi ng movies, ng series, na-memorize mo yung dialogue ng actor, yung mga pangalan nila. So, isa sa mga nakakaano sa akin, nakakapuno ng ano, nakakapuno ng memory. So games, ano lang siya, pampagising lang kapag halimbawa inaantok, isang games pagkatapos balik ulit sa study. So wag lang ano, naglaro ka pagkatapos sunod-sunod na naka 20 ng games, kasi mas madali, mas ma
mas madaling maglaro kaysa mag-review. So, wag dapat ganun. So, isa lang, pang ano lang, pang pagising lang ulit. So, and isa sa mga ano, sa mga ginawa ko is nagkaroon ako ng multiple references. Siyempre, marami namang reference. Halimbawa, itong Accelerate, masyado siyang maraming reference. Ano naman na siya? Sapat na siya para talagang makapasa ko. Pero, siyempre, yung iba, nag-aspire din mag-top notcher. So, ang ginagawa, humahanap ng mga reference sa internet. And isa sa mga nagamit ko kapag talagang may question na though hindi siya ano, hindi siya sobrang advisable, pero pag may term kasi na hindi ko alam, pagkatapos hindi ko alam yung code, minsan nagcha-chat GPT. So, isa 'yan sa mga nakakatulong, pero minsan si chat GPT kasi is mali yung sagot. So, halimbawa may in-enter kayong problem sa math, nilagay nyo lang yung buong question, hindi siya ano, minsan yung solution niya is mali. So, parang pinagmumukha niya lang tama yung ano, yung sagot niya, pero hindi talaga yun yung tama. So sa code, hindi rin siya ganun ka-accurate, pero halimbawa sa mga definition of terms, and para makapag-explain ng maayos, pwede niyo magamit si ChatGPT. So sa multiple references, marami rin kayong mahanap sa internet na mga groups na nagbibigay ng ano, nagbibigay ng mga references ng mga question and answers. So, I encourage you na sumali sa mga ganong group para lumawak yung ano nyo, lumawak yung review nyo. So, and ito na yung taking the February 2025 kasi kayo, mag-exam kayo February 2025. So, ako nag-exam ako last year. And si, ang pinaka-fresh ang knowledge sa amin is si Sir Allen. Welcome sa team. Siya yung nag-take ngayong ano, July 2024, and I think yung batch nila yung pinakamaraming nag-take. So challenging yung ano nila, challenging yung batch nila. So yun, siya yung may pinaka-fresh experience sa amin on taking the ano, the Master Plumber Licensure Examination. So dito nang nag-take ako ng ano, ng board exam is, ang una kong ginawa is naghanap ng ano, 3 days before the exam is naghanap na ako ng comfortable na house or hotel para doon ako magstay, kasi para yung katawan ko hindi na manibago yung tulog. Kasi kapag halimbawa mag-exam kayo, kinabukasan na yung exam, doon pa lang kayo naghanap, minsan yung area puno na yung mga hotel, puno na yung mga bahay. So mahirap yung walang tulog o kaya sa kalsada kayo natulog before the exam. So para ano, i-advance niyo na yung ano niyo, yung paghanap ng transient ng hotel o kaya ng kamag-anak na matutuluyan before the exam. Para yung utak niyo medyo nakapagpahinga, kasi ang hirap ng last week ng board exam. Hindi ka basta-basta makatulog ng maayos, kasi ang palagi mong isip ay parang kulang yung ni-review ko. So kailangan ng tulog na maayos para mawala yung mga stress. And yun nga, prioritize good sleep days before the exam. Though sinabihan, may ibang nagsasabi na wag na daw mag-review sa last week ng exam. Ang ginawa ko, ano pa rin naman ako, nag-review. Pero syempre, ang priority ko, at least 6 hours to 8 hours na tulog. So kapag napapansin kong puyat na rin, inano ko, pinupush ko ng sarili ko yung konti, pero kailangan ko pa rin matulog para okay yung ano, okay yung utak ko during the exam. And syempre, before the exam, kasi sa sobrang dami mong inaral, talagang may lalabas at lalabas sa exam na ano, sa exam na hindi mo naaral. Actually sa amin, hirap na hirap kami sa SPDI. SPDI is one of the subject for the MPLE exam. It is 40% of the 40% yung weighted average niya sa exam. So yung lumabas sa amin is medyo unfamiliar. So dito parang naging effective naman yung prayer, kasi yung ibang question, though logical lang yung ginamit, elimination, hindi ko alam talaga yung answer, pero at least parang may ano pa rin, may divine intervention pa rin sa mga correct answer. So yun yung kahit
ano siya, smart guess, eh umano naman, tumatama naman kahit papaano. So yun, take vitamins during the exam kasi ano, pagod yung isip, and kapag pagod yung isip, nadadama yung katawan. Minsan yung iba nagkakaroon ng sakit, so at least mag-take ng vitamins. Ako during the review and exam, review pa lang nagba-vitamins na ako, kaya medyo tumaba. Pero isa yun sa ano, isa yun sa mga sacrifices na gagawin natin para pumasa, or yung iba ditong nag-aim for the top-notch, ano, top-notch position, sacrifices. And maximize the allotted time. During the, when I take the February 20, July 2023 exam, isa kami sa mga pinakalast na nag-submit ng papel. Daw yung plumbing arithmetic, inaagaw na talaga sa'yo ng proctor yung exam, kasi kulang talaga sa oras. Sila yung nagpupumilit na, oy, tapusin nyo na, 5 minutes na lang. Kailangan nagbibilog na kayo sa ano. So yung practical problem, SPDI and the plumbing code, medyo mahaba yung time doon. So i-maximize nyo. And ganun din sa review, i-maximize nyo rin yung oras nyo kapag nag-answer ng ano, ng mga review materials. And siyempre, ito yung isa sa pinaka ano, isa sa pinaka effective kapag hindi mo ano, hindi mo familiar yung topic sa tanong, the elimination method. So tatanggalin yung pinaka illogical na sagot, kapag halimbawa at least may dalawa o isa ka natanggal, very good na yon. So at least 50% na yung chance mong tumama, or 50% na yung chance mong magkamali. So yung mga 50-50% chance na yun, minsan kapag talagang parang sa tingin mo ito yung logical na sagot, nakakatulong yun sa score, syempre. So wag, kapag nagchachamba, wag yung talagang chambang-chamba. Pag-isipan din kahit papano. So porke wala tayong alam sa topic na yun, hindi na natin ipupush yung sarili natin para mag-isip. So kaya 6 hours ang tinitake ng SPDI and practical problem, kasi yun yung purpose na yun. Ipupush natin yung sarili natin hanggang kung ano yung kayang pigain ng utak natin. And syempre, double check answers before shading the answer sheet. Kasi based from my experience, paano kung ang score ko is 74 point something, 4.90, ganun. Halimbawa, mali yung na-shade ko kasi hindi ako nag-double check. So, mahirap yung ano, mahirap yung tamang-tama na yung sagot mo, pero paglipat mo sa answer sheet, nagkamali ka pa. So, always double check kapag nag-answer. So, mas maganda i-practice na natin yun during the review phase pa lang. Yung kapag mag-shade ka, dapat match yung number. Kasi minsan, halimbawa, number 1, pagkatapos na-shade mo pala number 2. So, ano na yun, medyo nakaka-apekto na yon sa ating scores. So importante kasi na magkaroon tayo ng tama. So minsan yung tama mo namamali pa. And na-experience ko yan sa plumbing arithmetic kasi sobrang time pressure. May 3 items ako na sure ako na tama pagkatapos na namali pa ako ng shades, and na-stress na ako doon, kaya halos hindi ko na ma-answeran yung iba. Pero syempre, pinagpasa-adjust ko na lang, pinagpray ko, and nakabawi ako dun sa rhythm ko. Kasi yun nga, tama na pagkatapos na mali pa, eh takot akong mag-erase. Pero yung iba nag-erase daw eh. Pero ayaw ko kasi i-risk. So, yun lang naman yung ano. Kaya always double check the answer. Review phase pa lang, dapat sanay na kayo. So, yun lang. Thank you for listening, and I hope sa February 2025 is maging na kayong registered master plumber. So, yun po palagi yung i-aim natin. I-aim natin yung best natin. And yun lang, may poem lang ako na palaging inuulit-ulit kapag nahirapan ako, is do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. So, rage, rage against the dying of the light. Kapag malapit na yung exam, dapat ginagawa natin yung best natin palagi. So, para yung best results mapunta rin sa atin. So, thank you, and sorry, hindi ko kasi nakikita yung sa chat box dito sa share screen sa laptop.
Basahin ko na lang siya after. And binabalik ko na po kay ano kay Sir Alvin yung floor po. Okay, thank you. Thank you, Sir Ace, no, sa napakaganda ng input at saka guidance sa atin ni Engineer Ace, no. So we expect more tips and tricks and inputs, no, sa ating parating na review, no. So thank you again, Sir Ace. So for the next part, siguro we can call our recent top-notcher, Engineer Alain. Sir Alain, nandiyan ka na, sir. Hello po, sir. Okay, so sige, Sir Alain, the floor is yours, no? So thank you very much po. Dinig naman po ba? Yes, sir. Visible naman po yung PowerPoint. Yes, sir. Okay naman, sir. Pakilala lang po ako. Ako po si Engineer Alain de Guzman, civil engineer po and master plumber. Nag-take po ako ng mas civil engineer noong November last year, and then noong July 2024 naman po nung sa master plumber. So, yung akin po is general experience din nung pagte-take ng July 2024 MPL. So, yung mga didiscuss ko po is preparation before the review for MPLE, yung experience during the review, and yung pagte-take din ng Master Plumber Licensure exam. So, preparation before the review. So, syempre mahalaga to kasi parang ito yung pinaka foundation natin, diba? So, una, tanungin natin yung sarili natin. Why would you take the board exam? So, bakit mo ba siya iti-take? Kasi yung iba, diba, parang napipilitan lang or nagtitake yung mga kaibigan kaya magtitake lang din sila, ganun. Nung ako, after kong mag-exam ng civil engineer, nag-isip ako if mag-work na ba ako or magte-take na muna ng master plumber. So, napag-isipan ko na mas mag-focus muna sa review for master plumber. Kasi nagtanong din ako noon, guys, if paano ba yung exam sa mga prof ko and yung mga kakilala ko na nag-take na ng exam. So, sinabi nila yung mga experience nila, ganun. And yung susunod is know your strengths and weaknesses. Yun nga, nung nagtanong kasi ako, sabi nila sa akin is parang madali lang naman yung master plumber, more on memorization, yun, di ba? Kaya kasi ako, mas gamay ko yung solving sa civil and ayaw na ayaw ko yung memorization. Kaya yun, na isa din yung sa dahilan kung bakit nag-focus ako sa review kasi alam ko na mahina ako sa memorization and need ko talagang mag-focus or bigyan ko talaga ng time yung pag-review. Tsaka, sabi nila, madali. Eh, syempre, di ba guys, iba-iba naman tayo ng strengths and weaknesses. Kaya dapat, alam mo sa sarili mo kung saan ka magaling. At tsaka, alam mo na hindi naman tayo para-pareha. And, yun, may apat na subject sa Master Plumber. So, arithmetic, SPDI, plumbing code, tsaka practical. So, yung sa akin kasi, guys, galing akong nag-exam ng civil engineer. So, fresh pa sa akin yung math. So, nung nagre-review ng master plumber, hindi ko na masyadong pinocus yung plumbing, arithmetic. And alam ko kasi na mahina nga ako sa memorization. So, mas pinocus ko yung tatlong subject, which is SPDI, plumbing code, and practical. Next is review center. May naririnig kasi tayo sa iba na, oh, madali lang yung master plumber, ganun, parang hindi mo naman kailangan ng review center. Pwede naman mag-self-review dyan. So, para sa akin kasi,
kailangan pa rin natin ng review center. Kasi, yes, makakapag-self-review ka, pero masyado kasing malawak ang topics or ang mga reference na need basahin kay Flaming. Flaming code, ganon, yung mga ASPE, o Delphi code, ganon. Iba-iba sila, guys. Tapos, syempre, yung review center, pag may review center ka, i-guide nila tayo, ano lang ba yung mga need nating aralin. So, para sa akin, importante talaga na may review center tayo. Tapos, di ba, may nakikita din tayo na nagpo-post sa mga social media na 1 week lang daw sila nag-review, ganon. 1 month lang nag-review, hindi man daw sila masyado nagbasa-basa, pero nakapasa. Ayun, guys, sinabi ko nga kanina, iba-iba tayo ng strengths and weaknesses. So, huwag natin i-compare yung sarili natin sa kanila. Mas maganda pa rin yung meron tayong proper preparation, di ba? Tapos, next, yung materials needed for the review. So, bago pa yung review, dapat meron na tayong mga books, yung Lamy Code, tsaka yung book ni Pajardo, maganda yun. Katulad nga nung sinabi ni Sir Ace kanina, pag binasa mo kasi yung Flaming Code, parang more on mga bawal tong i-install. O dapat ganito niya ni-install, ganun. Pero hindi niya din discuss yung concept na about doon. Si Pajardo kasi more on concept siya. So maganda rin siyang basahin una para parang pag binasa mo yung Flaming Code, meron na tayong alam kahit pa paano. Tapos, meron din naman, ayun, yung pinovide nga ng Accelerate sa group chat natin na mga e-books, ganon, yung mga references. Meron din mga, yung mga ASPE, ganon, yung Fire Code, National Building Code, kumukuha rin din kasi sila dun. Tapos, ERC requirements. Para sa akin kasi, guys, before the review, mas magandang ayusin na natin yung mga requirements for application, di ba? Kasi parang pag nagre-review ka, tapos dun mo palang ayusin, parang dagdag pa sa stress natin yun, di ba? Tapos, minsan din yung ibang PRC branch, mahirap kumuha ng schedule, ganun. So, dapat mas maaga, mas maganda tayong kapag-file. Tapos, yung mga iba din kasing mga nagre-review, naaabutan sila ng deadline na hindi nakakapag-pass ng application kaya hindi sila nakakapag-take yun. Sayang. Next is yung experience during the review, guys. So, yung do's and don'ts ko nung nagre-review ako is ito, yung una, time management. Siyempre, nagre-review tayo. Dapat, alisin natin yung mga pangit na habit sa atin. Yung mga limit muna natin yung mga paglalaro or yung mga panonood nga, gano'n. Or yung pag-alis-alis, gano'n. And then, lalo na yung master plumber, parang, di ba, second license, halos yung mga kumukuha, gano'n. Parang may license na or nag-work na, gano'n. So, ayun, syempre, if nag-work na, parang hati yung oras mo. So, dapat alam mo siyang i-handle. Tapos, study habits. Ayun, dapat parang masanay ka rin na everyday or every ganito nagre-review ka, yung alisin muna natin yung distraction. Tapos, don't compare yourself to others. Ayun nga, sabi ko nga kanina, iba-iba tayo ng mga weaknesses, ganun, di ba? Tapos, nung nagre-review kasi ako, parang may mga na-encounter ako na kunyari may nakita kang mga questions sa mga FB group or yung mga sa discussion. Ganun. Tapos, nakakasagot sila agad or parang alam nila agad yung mga sagot. Yung iba kasi parang nadadown na parang, o bakit siya alam na niya yung mga sagot, ganun. Or, o bakit sila, ang bilis yata nila mag-aral, ganun. Siyempre, iba-iba naman tayo. So, yun. Huwag natin take as negative yun. Next is yung study techniques ko during the review. Do your own research. So, dito guys, kasi, di ba, ang review natin for MPLE is every Sundays lang.
So, yung Monday to Saturday, yung iba kasi parang kapag may pasok sa review center, doon lang sila nagre-review. So, syempre, dapat kahit wala tayong pasok, nagre-review din tayo. Tapos, tuturuan naman tayo ng review center, i-guide naman nila tayo. Pero, yun nga, mas maganda pa rin na nagre-research ka on your own. Marami naman dyan sa internet na mga plumbing question banks, ganun, yung mga passwords, ganun. Try natin sagutan yung mga yun. And, ayun pa, share ko lang din na tumali din ako dun sa mga FB self-review group kasi nagpo-post sila ng mga questions dun. Tapos, halos yung iba dun, mali-mali yung sagot nila. Kaya, maganda din na huwag tayong maniwala dun sa mga nakikita natin. Tapos, parang search natin kung ano yung tama. Ganun. Hanapin natin yung tamang reference dun sa question. Tapos, don't be afraid to ask questions. Sabi nga nila, sir, kanina, approachable naman ang mga mentor sa Accelerate. So, pwede naman kayong magtanong sa amin. Iga-guide naman namin kayo. Tapos, flashcards. Nung nagre-review ako, guys, ang pinaka-main na ginagamit ko talaga is flashcards. Parang, kunyari, may mga nakita akong mga questions or yung mga questions sa module, ganun, or yung sa mga weekly test and mastery test, ginagawan ko sila ng flashcards. Tapos, nire-review ko yan everyday kasi parang sinabi nga ni Sir Ace kanina pag yung sa kanya parang 3 runs. So parang ganun din yung akin kasi if isang beses mo lang siyang nireview or isang beses mo lang siyang nabasa, parang hindi mo naman mariretain lahat ng knowledge or information about dun eh. So kailangan talaga ulitin natin sila. Tapos, writing down notes. So, sa plumbing code kasi marami tayong mga tables and mga numbers na need i-memorize. So, nakatulong din sa akin yung pag-write down notes. Kasi guys, nung ako, nag-aalat ako ng time na kung magsusulat lang ako ng mga table, ganun po, tapos inuulit-ulit ko hanggang sa na-memorize ko. Tapos, use mnemonics. So, nakakatulong din yung mga acronym, ganun, no? Pag nagme-memorize para mas mapadali, para mas matandaan din natin. Tapos, study primary and secondary references. So, pinakamahalaga dito sa MPLE is yung Revised National Plumbing Code and yung Plumbing Estimates yata yung title ng by Fajardo. Parang, kumbaga, yun yung pinaka primary na kinukuhanan ng mga questions ni examiner. And then, yung mga secondary references, yung mga ASPE, ODEL, yung mga fire code nga, ganun, yung mga national building code. Tapos, next is compare different references. Dapat guys, alam natin kung sinong reference yung susundan natin based dun sa mga questions. Kasi, for example, si plumbing code, meron siyang mga table na meron din kay Fajardo pero iba yung mga numbers doon. So, syempre, dapat alam natin na susundan natin kapag ganun is yung plumbing code. Tapos, meron din mga numbers sa fire code and national building code about sa mga standpipes, ganun, na magkaiba. Dapat alam din natin if sino yung susundan natin. Next is study-related questions. So, ayun, isa pa yun sa mga naging habit ko nung nagre-review ako, guys, is, kunyari, may isang question. Kasi yung iba, di ba, parang, oh, question. Tapos, may memorize nila yung answer lang. Ako kasi, guys, isi-search ko rin yung mga wrong choices. Kasi, di ba, parang, possible din lumabas yung mga question about doon, di ba? Kasi, nilagay sila ng mga examiner doon. So parang baka naglagay din sila ng questions about doon. Saka mas madali kasi mag-eliminate ng wrong choices pag alam mo lahat yung nasa choice. Parang, alam mo yung dito yung sagot. So, maganda din. Tapos next is, repetition is the key to mastery.
Ayun, sabi ko nga kanina, mas maganda na inuulit-ulit natin na basahin yung mga inaral natin, ulit-ulit na natin sagutin yung mga modules natin para mas matandaan natin. Tapos, last is rest. Pag nagre-review kasi tayo, parang feeling natin dapat matagal tayo nagre-review ganun or parang kahit pagod na magre-review pa rin. Mas maganda pa rin yung may proper rest tayo para mas mag-function tayo na maayos. So, nung weeks before the exam, adjust your body clock. So, yun, syempre yung iba sa atin, ako, ganun ako dati, sanay akong mag-aral ng gabi hanggang madaling araw. So, nung weeks before the exam, in-adjust ko na yung body clock ko na syempre dapat masanay na tayo na maaga tayo nagigising ganun para hindi rin tayo prone sa mental block during the exam. Take care of your health mentally and physically. Siyempre, ayun, nung nagre-review din ako, may mga times na nagkasakit and hindi ka mag-function na maayos. And siyempre, hindi lang physically, dapat mentally din. Dapat malakas tayo mentally kasi pag kinabahan tayo during the exam, mahirap yan. Check the location of the examination. So, nung ako yung nag-review, ay nag-exam last time sa Baguio, sinend nila sa amin yung location 1 month before. Kaya, ayun, check ko agad siya. Pero yung sa NCR yata yung ibang testing center, more on mga 1 week before or mga 3 days before pa nila pinapost. And yun. Book an Airbnb or a hotel near the examination venue. Siyempre, if ako noon, taga Pampanga pa ako and nag-exam ako sa Baguio. Siyempre, di ba, hindi mo naman pwedeng ibiyahe yun nung day ng mismo exam. So, nag-book ako ng hotel na malapit sa venue para iwas traffic na din. Next is, day before the exam and during the exam, check your requirements for the examination. So, siyempre, dapat yung notice of admission, yung ibang requirements natin, i-check natin. And lalo na yung calculator, guys. Kasi nung mga batch before kami, may mga times na yung dala nilang calculator is bawal pala. Kaya nag-exam sila ng walang calculator. Mahirap naman yun. And next is sleep early. Ayan, sabi ko nga kanina, iba-iba naman tayo. Pero yung akin kasi, mas pin-prioritize ko yung rest before nung exam mismo. So, yung iba, nagre-review pa, ganun, before the exam, like, nagpupuyat pa. Nasa sa inyo naman yan. Pero mas maganda kasi ay may proper rest ka nga. Food intake. Sa food intake naman is, bawasan natin yung mga nakakasakit ng tiyan before the exam. Siyempre, ayaw naman natin yung sasakit yung tiyan natin during the exam, di ba? Tapos, go to the venue early. Yung akin dito, 6 a.m. yata yung call time namin noon, pero 5 a.m. pumunta na ako kasi para iwas traffic din, ganun. And mas maganda, mas maaga kesa malate ka, diba? Tapos next is pray. Ayan guys, before the exam, syempre mas maganda na mag-pray muna kayo. Ito, during the exam, dapat be confident on answering. Share ko lang din na nung ako, may mga questions kasi na umuulit sa exam, like same na same lang sila. Tapos meron doon dalawang beses na lumabas. Naaral ko siya. Kaso parang nagdalawang isip ako if tama ba yung naaalala ko, ganun. So, yan, namali ako ng dalawa. Sayang din. Then, eliminate the wrong choices. Ayun, nasabi kasi nung iba, di ba, parang ang MPLE madali lang, parang halos passwords lang naman yan. Ganun, ganun. Tapos, nung last time kasi nung sa amin, ang daming mga bagong questions, lalo na sa SPDI.
ang daming about sa rainfall, ganon, mga sa fire protection, ganon, na hindi namin na-cover or hindi ko na naaral. Ayun, syempre dapat marunong tayo mag-eliminate ng wrong choices. Yung iba, ma-eliminate mo naman nga logically, ganon. Like, parang common sense lang. Pero yung iba, mahirap talaga. So, dapat aralin din natin yung mga choices para ma-eliminate natin yung mga mali. Tapos, next is, do not rush on shading the answer key. Nung ako doon, magsasagot muna ako doon sa test questionnaire. Then, sinusulatan ko yung mga sure ko na na-answer. And then, binabalikan ko na lang yung mga mali kong answer. Then, if malapit na yung oras, doon lang ako nag-shade, guys. Tapos, nung sa plumbing arithmetic kasi, namali din ako ng shade doon pero pinabayaan ko na kasi na kapag nag-erase ka, possible na ma-zero yung buong papel mo. Eh, 1 point, parang 1 point lang naman. Kesa naman sa ma-zero ako. Ganun. Tapos, next is maximize your time. Sa plumbing arithmetic, no, medyo bitin talaga yung oras kasi 2 hours lang tapos magsasolve ka ng 100 questions. Pero sa SPDI, sa plumbing code and practical problems, sobrang dami ng oras, guys. So, huwag kayong magmadali. And if may nakikita kayong marami nang nagpapas, pabayaan nyo sila. Nung ako nun, 1 hour pa lang yata sa SPDI or 2 hours, ganun. Ako na lang mag-isa dun sa room. Na pinabayaan ko lang. Minaximize ko lang yung time ko. Siyempre, di ba, nag-review ka ng matagal para dun, tapos agad-agad mo lang tatapusin na parang hindi mo man minaximize yung time. Tapos, next is, check your answer key before passing. Ayun, check mo if may na-shade ka bang 2 beses or may nalaktawan ka ba na shade, may hindi ka ba na shade, ganun. Kasi guys, kapag may hindi ka na shade na number, mabavoid yung mga kasunod na number nun. And if may nadoble kang na shade, hindi ko sure if 0 ba yun or mabavoid lang yung sagot mo dun sa number na yun. So, dapat check nyo yung answer key nyo before mag-pass. Nung ako nang pinacheck ko pa dun sa proctor para sure. Ayan lang guys. Thank you. And good luck sa mga magta-take next Feb 2025. Okay. So, thank you, Engineer Alain, no? So, I hope nakakuha tayo ng mga valuable updates, no? Lalo si Engineer Alain yung pinaka-latest natin na top notcher. So ngayon July 2024, so yung mga tips na mga nabanggit niya is i-apply natin, no? Sa parating ngayon na review and refresher program natin for the February 2025 Master Plumber Board Examination. So for now, so siguro mag-cater tayo ng mga additional questions or clarifications sa mga nasa Zoom meeting natin. Oh, mga gusto niyo po itanong. So you can chat po sa chat box natin. Okay. Ay, may nagtanong din regarding sa review. So pwede po kayo mag-chat sa FB page po natin kay Accelerate. So magre-reply po yung ating staff po doon. So regarding the enrollment process. Okay, so updated calculator daw. No, tanong ni Sir Ken. So mayroon na ni-release dyan, sir, na calculator na updated. So for the calculator naman, ang nire-recommend natin dyan, no? Si Canon. So type din natin, no?
Okay, si Canon, no, may isang nire-recommend natin na calculator. Oh, yung Canon F789 SGA model. Ayan, no? So, available din yan sa mga bookstore. So, meron pa tayong isang maganda rin na calculator eh. Ayun, ito yung isa naman, no? Si, lagay lang din natin, Carsi. 9-in-1 ES. Case Carsi. KC. Okay, yung isa naman, si Carsi. KC 9-in-1 ES. So, also transparent casing. Okay, yung nasa Google Drive naman natin po ng mga files, nabanggit din ng mga mentors natin doon yung pinaka kailangan basahin natin, yung kay Fajardo tsaka yung plumbing code. The rest is secondary. So, ang pinaka tip namin, tapusin muna natin lahat ng modules, no, sa review and refresher, and then for additional reading na lang yung ibang mga books. So, not necessary na basahin yung buong libro. Okay, 570 ES plus transparent casing, pwede pa rin to. Yung 991, hindi na po pwede yan, ma'am sir. Yung 991 ES plus natin. Hindi na po siya, wala na po siya sa listahan. So, yung mga before na board exams, parang 2 years ago, pwede pa siya. Pero inaris na po yan, yung 991. So pag nakita po nung proctor sa room nyo na 991 yung model ng CalQ, hindi na po nila yan papagamit sa loob. So bibili po talaga kayo ng bago for this batch. Yes po, kahit na transparent, basta 991 siya, hindi po siya pinapayagan. Yung 570, Sir Alin, pwede pa to, no? Yung transparent. Pa-confirm lang. Yung 570 ES. Sir, nag-send po ako nung sinend sa akin nung PRC sa email last Ay, time. oo. Saan mo sinend, Updated sir? list. Doon sa GC po ng... Ah, sa GC. Wait lang, ah. Check natin. Oo, ito rin yung hinahanap ko eh. Ito. Screen cap ko, send ko sa GC din. Ayun, Canon 570. Ah, wala na rin pala, Sir Alin, no? Kasi last, ano, pinayagan pa to eh. Sir, advice ko lang din po. Usually po kasing issue, di ba, parang yung iba-ibang testing center, iba-iba yung memorandum na nasusunod nila. So, if po kasi nag-email kayo dun sa PRC branch, kunyari sa NCR or Baguio, ganun, nagre-reply naman po sila if ano yung mga allowed calculus sa testing center nila dun. So, mas much better po siguro if email po sila sa PRC.
Ay, nakamute pala, sorry, no. So, ayan, no. Ito, I forwarded yung list. So, yung mga calculators natin. So, si 570 ES Plus nawala na siya. Pero before, pinayagan din to eh. Pero ito, latest, ano lang naman to eh. Send din natin sa chat. FX550. Yes sir, nakalagay pa siya si 350, pasok pa rin naman siya. MS. Ah, ES Plus, no? At saka MS, pasok naman, sir. Okay, so tanong po ni Sir Sunny, okay lang po mag-take ng MPLE kahit nag-Alpha SE. Okay, so if undergrad pa sir ng CE, hahanapan pa po kayo ng yung nabanggit natin na Certificate of Experience form. So, signed by Registered Master Plumber. So, makapag-exam po kayo as long as meron po kayo nung COE form na nakalagay po doon na meron na kayong at least 5 years experience. So, pwede po yan mag-exam. Pero pagka once na-graduate kayo ng CE, so pwede na agad mag-exam. So, wala na pong experience na nire-require for documentary requirements. Recommended CalQ. Yun po, yung recommended CalQ natin dyan, kasi before, ginagamit natin yung 570 ES Plus. So, ang alternative natin dyan, yung Canon F789SGA, tapos yung kamukha ng functions ni Casio 570, itong si Olympia ES570. ES Plus transparent casing. So, okay din yan. And si Carse, KC-S991. So, okay din yan. Kung nagkakasyo kayo na calculator, yan, medyo gamay nyo na po gamitin yon yung mga calculator na yon. Yes, yung form po for the application yung sa PRC, different po siya sa certification. Yung Certificate of Experience form po, that is PRC format, no? Document po siya ni PRC. Form number 104. Check ko lang kung meron ako dito. Ito po. Ito po yung sample. Yan po yung form na pipirmahan ng Master Plumber with 5 years experience. So this is applicable for high school graduates natin, mga practitioners, yung EE graduates natin, mga electrical engineers natin. Okay, so yan po ay pipirmahan ni RMP. So yan po ang kukunin ni PRC po pa nag-apply. FX570MS, yes sir, kahit hindi transparent, okay lang po yun. Okay. Okay po, so mayroon pa po kayong mga questions and clarifications po na gusto nyo itanong. Passing rate for MPLE, okay, so that is 70% passing rate po. 70% passing rate. And then, so dapat ang rating nyo is above 70% and no subject lower than 50%. So, apat po yung subjects natin, no, yung arithmetic, plumbing code, sanitation, plumbing design installation, and then practical problem. So, apat siya. So, wala po dapat mag below 50. So, over 100 po yung exam. So, bawal po kayong magka-score ng 49. So, automatic fail pag may 49 po kayong rating. Eh, kung 70 siya lahat, 70, 70, 70, 70. So, pasado po siya. Pagka 90, tapos may 49, tapos 95, 99, bagsak pa rin po siya. Basta may below 40 na rating, automatic fail.
Okay, so any questions po before we adjourn? So I hope na-address yung mga queries nyo and yung nagkaroon kayo ng idea doon sa paparating natin na February 2025 board exam. So nandito yung team natin to assist you and we hope na makasama namin kayo sa review, refresher up until coaching and sa ano no, sa board exam nyo mismo. No, hanggang sa inyong oath-taking, no? Okay, so kung wala na pong questions, you can message us sa FB page po namin, Accelerate Review Center. And sa book naman namin, yung Master Plumbing Reference. So may FB page din po kami nun. So pwede po kayong mag-chat directly for any queries and mga questions pa po, no? So if wala na po tayong question, I think we can already adjourn. So thank you very much for attending our orientation seminar. And we hope na makita namin kayo sa review and refresher program po ni Accelerate Review Center. So thank you very much po and happy weekend. Thank you po. Thank you po, ma'am, sir.